Dito nyo matitikman ng mga kakaibang flavors ng ice cream gaya ng charcoal ice cream at malunggay ice cream. Pagkatapos namin dun sa Tertiary Conservation Area, pumunta naman kami dito sa Bohol Bee Farm para kumain bago yung flight namin. Akala ko nga nung una as in restaurant lang to, pero meron din pala ditong mga rooms, coffee shop, bar, spa at mga activities na pwedeng gawin. Tinuturo ni Daddy Gerald itong bilihan ng ice cream na meron mga kakaibang flavors, pero sabi ni ate meron din daw sa restaurant kaya sabi ko doon na lang kami mag-order. Meron din silang livelihood cultural tour kung saan marami kang activities na pwedeng gawin and sana next time ma-experience namin yun. Nasa medyo dulo yung restaurant nila at merong magandang view ng dagat tapos rinig mo yung waves, ang sarap tumambay. Ang ganda din ng vibes talaga dito, nakaka-relax, ganyan. Marami kayong pwedeng pagpilian sa menu nila pero dahil first time namin dito, pinili namin yung mga best seller. Ito yung in-order ni Daddy Gerald, fresh herb pasta, tapos sa akin naman creamy cassava pasta kasi na-curious ako kung anong lasa ng cassava pasta. Nung tinikman ko na, saka ako na-realize na baka yung pasta igawa mismo sa cassava kaya siya tinawag na cassava pasta. Nag-order din kami ng seafood pizza at cheese pizza na parehong best seller nila. In fairness, ang sarap ng mga pizza nila, lalo na yung seafood pizza, grabe, siksik sa mga seafood ingredients. Pati nga si Gregory ay nagustuhan niya yung pizza, para nakatatlong slice nga ata siya niyan. Pagkatapos kumain, syempre dessert time na, kaya pumunta na kami dun sa ice cream station nila. May mga kakaibang flavors dito gaya ng charcoal flavor, ginger flavor at malunggay flavor. Tapos nasabi nila dito, real fruits daw talaga yung hinahalo nila dito. Example, sa durian flavor, totoong durian yung ginagamit nila, hindi lang yung basta durian flavoring lang. Tapos yung cone na ginagamit nila dun sa ice cream ay gawa sa cassava. O diba ang galing? Durian flavor yung sa akin, kay Mamsi naman dragon fruit, kay Gregory ube, kay Papsi avocado, pero kay Daddy Gerald yung kakaiba kasi charcoal flavor yung sa kanya. At hindi nga siya nakatiis, dinikman din niya yung malunggay flavor. Lasang malunggay talaga siya, ang kulit ng lasa. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami dun sa airport kasi nga flight na rin namin nung araw na yan. Ayaw pa nga pauwiin ni Gregory sila Mamsi at total hinihintay pa din naman namin yung kapatid ko. Naglaro muna sila sa labas bago kami pumasok sa loob ng airport. 9 PM yung flight namin at inaantok na nga si Gregory niyan kaya medyo tinutopak na siya. Pinagsa-self-check-in nila kami pero buti na lang pumayag sila na sa counter na kami mag-check-in para makapili ng seat tapos yung kapatid ko na lang yung magsa-self-check-in. Pagpasok namin sa loob, akala ko walang mga tao pero pag-akit namin, nandun na pala silang lahat sa taas. In fairness naman, hindi na delay yung flight namin niya, nakaalis kami agad. Ayun nga lang, hindi nakalapag agad dahil sa weather condition. Naka-experience pa nga kami ng turbulence as in ngayon ko lang naranasan yun at grabe, nakakatakot, grabe yung kaba ko. Salamat na lang talaga at nakauwi kami ng safe. So, saan naman tayo next?